Today, subukan nating sagutin ang inyong mga katanungan about needle bar at ang ating take-up lever right after this. Like and subscribe! Bago natin sagutin na inyong mga questions about your issues sa inyong mga needle bar at ng ating take-up lever, lahat po ng troubleshooting videos natin, ang title at links ay nasa description box. Now, if this specific video is not the right answer to your questions or issues sa inyong mga makina, I would recommend go to the description box and find the right one. Right, moving forward, isa sa mga tanong sa comment sections ng ating mga videos na maalala ko so far ay ang problem about needle bar. Yung una, nalalaglag lang daw ito. So, nahuhulog. Yung pangalawa, kahit anong pihit nila ng hand wheel, hindi na daw umaangat, hindi na tumataas baba itong needle bar. Now, I had two assumptions based din sa kung paano nag-work yung ating sewing machine. So, the only responsible or the only part na responsible sa pagtaas-baba ng ating needle bar ay itong puting plastic na ito. Na kapag, assuming hindi na gumagalaw yung needle bar, manually itaas-baba ninyo at makikita ninyo yung tornilyo dito sa butas na to. So, ito yung adjustment area kung sakasakaling lumuwag lang yung tornilyo na to. Now, the most challenging part is that kapag nabasag ito, mahirap talaga siyang ayusin kasi you have to remove all of the components na naandito sa taas bago ninyo madikit yung crack kung sakasakaling nabasag. So, titingnan natin sa side. I hope you can see it. Ito, yon. Nabanggit ko din na sa mga previous videos natin, yung mga early videos ko 2 years ago, na itong makina na to ay hindi heavy duty. And this sewing machine is a disposable sewing machine. So, ang ginagawa natin dito sa video na to, sa channel na to, is just that I'm just helping you out, guys, na kahit papano ng yung mga konting sira-sira lang talaga ng ating makina, maayos pa natin at mapakinabangan pa. Now, kapag major na ang sira ng ating makina, sorry na lang, hindi talaga natin siya na kayang ayusin. So, yun yun. Ngayon, kung kaya pang ayusin ito na marireach niyo yung crack somewhere, gumamit ng super glue at idikit. And then, try kung kaya pang gumana. So, yun lang yun. Ito yung pinaka main area or ito yung pinaka main component ng ating makina na responsible sa pag-hold, pagtaas-baba ng ating needle bar. Okay, related na din sa needle bar, mayroong isang tanong, bakit daw nalalaglag yung karayom, hindi na masikipan ito? I don't think so din na madaling ma-loose thread itong tornilyo na to. So maybe sikipan nyo lang ng maayos, if not, I don't think so may iba pang solusyon. Siguro gumamit kayo ng ibang screw para masikipan yan. Pero in terms of size, hindi talaga natin sure kasi wala pong nabibiling tornilyo itong sewing machine kasi nga this is a disposable sewing machine. So, subukan lang sikipan ng maayos yung inyong itong screw na to kapag nalalaglag yung karayom. Nangyayari din naman sa akin before na nalalaglag yung karayom kasi hindi ko lang talaga siya nasikipan. Or, nalalaglag yung karayom ninyo dahil mali yung karayom na ginagamit ninyo.
possible hindi siya HA na karayo. May video tayo dyan. Check sa description box. Videos about needle. Alright? So, yun yun. Next, yung problem sa ating pick-up lever. Unfortunately, guys, this is also just, again, an assumption based din kung paano nag-work yung ating makina. So, ang suspect ko dyan, na sobrang yung gamit na yung makina na nasagad na talaga yung lifespan ng inyong makina na sobrang tawag dito. Sinagad niya yung kanyang maximum capacity. So, again, ang responsible sa pag-angat ng ating pick-up lever, sana nakikita ninyo. Merong spring, ayan, may plastic din dito sa loob na parang kagaya din dito sa ating needle bar na humawak dito. So, pag binuksan ninyo, taas-baba nyo yun, inyong pick-up lever, makikita nyo yung white na andito sa loob. Ito yun. Yan. So, most likely, most often than not, basag yan kapag hindi na naaangat yung inyong pick-up lever or itong pick-up lever ninyo mismo sa loob, basag. Yan. So, kapag nalaglag siguro ito na medyo nakalaylay na inyong pick-up lever, parang wala na siyang, hindi siya nag-i-snap kapag itinasbaba nyo ito. Most likely, ito basag o yung white na nagko-connect doon sa bar din na ito. Itong sa pressure foot na bar. Ngayon, kung paano nga ayusin, it's gonna be a big challenge para sa atin. Kasi, kagaya ng problem dito sa ating needle bar, babaklasin ninyo lahat yan. So, unfortunately, dahil ito, gumagana pa itong makina na to, although hindi ko na siya masyadong ginagamit, ayaw kong baklasin, baka tuluyang masira or masira siya. Kasi, intact pa itong makina na to. In terms of fixing nun, kung kayang maabot yung white na yon na may basag kung sakasakali or lumuwag lang din yung tornilyo, then you can do it. But pag sobra yung laki ng basag, we need to buy a new one. So, again, this is a disposable one. If you're really into sewing, I would highly recommend mag-ipon at bumili ng surplus na makina. Matitibay din naman ang mga surplus na makina. You can buy, meron ata sa Taytay, but one area that I know of is nasa Port Area, Manila. Right? May video din tayo yan. Nasa description box ang link at title ng ating mga videos. So, it might be frustrating on your end na hindi talaga natin nasagot or actual na napakita yung solution kung paano natin ayusin yung problem natin sa ating needle bar and we just rely on the assumption based on the mechanical function ng ating makina. Again, guys, mahirap. Sabihin ko lang sa inyo, to be honest, mahirap talaga sa ayusin kapag yung issue is crack. So, suggestion ko, huwag sagarin ng inyong makina. Alright? Sana nakatulong kahit papano itong video na to sa problem ng ating needle bar at ng ating pick-up lever. If you have any more questions, related questions, shoot nyo lang yung tanong sa ating comment section. Alright, so that's it muna for today. Sana may naimpart tayong bagong kalaman sa ating channel. At syempre, huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!